Tayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakayakayang dira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakayakayang dira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na po'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan. Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utam na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang aharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nagalay ng kanyang handog, ang bangunan taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog
ng taong matuwid sa kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandag mo sa kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may gala sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan ka niya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoo at saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aking iyahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito,
ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Sa ngalan po ng kasama kong pari, si Father Itoy, dito sa altar, magandang umaga po. Napakaganda ng Ebanghelyo ngayon. Isang patunay na ang Diyos ay may pangako. Pangako ng buhay na walang hanggan. Pangako ng multiplication of graces. Kapag siya ang priority sa ating buhay. Pero bakit ba sinabi ni Pedro ito? Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Para bang gustong sabihin ni Pedro na kami yung halimbawa ng pagsunod sa iyo. Kaya para makita natin ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo ngayon, balikan natin yung unang Ebanghelyo bago pa ito mangyari. Bakit sinabi ito ni Pedro? Dahil may isang mayamang binata na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ni Jesus? Eh di ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong pagkatao at ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kaya sabi nung mayamang lalaki, nagawa ko na po iyan. Yan po ang aking sinusunod. Ano ang sagot ni Jesus? Para sa'yo, mayroon pang isang kulang. Para makabit mo ang buhay na walang hanggan, meron pang isang kulang. Ano po yung kulang na yon? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Naibig mo na ang Diyos. Inibig mo na ang kapwa mo. Bakit hindi ka pa masaya? Bakit hindi ka pa makasunod sa Kanya? Sapagkat may humihilang mabigat at ang ito ay ang iyong kayamanan. Kaya sinabi ni Jesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Ano ang naging tugon ng mayamang binata? Siya ay nalungkot. Bakit po? Dahil marami siyang ari-arian. At iyon ang hindi niya kayang gawin. Maaring kaya niyang ibigay ang kaniyang oras. Maaring kaya niyang ibigay ang kaniyang talento. Pero yung kahuli-hulihan na isang treasure o kayamanan, yun ang hindi niya kayang bitawan. Sa makatawid, kapag ikaw ay nagmamahal sa treasure o kayamanan, hindi ka makapapasok sa langit. Bakit? Kasi hindi ka siya. Kasi sabi ni Jesus, pag sumikapan ninyong makapasok sa pinto ng langit at maliit ang pinto ng langit, hindi pwedeng may bit-bit-bit-bit. Hindi pwedeng may dala-dala dahil ito ay makakaharang sa ating pagpasok. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapaalaala ni Jesus
na kahit na ang pag-ibig mo sa iyong ina, mga anak at lupain ay hindi magiging isang paraan upang ikaw ay makapasok sa langit. Ang gusto ni Jesus, bitawan lahat, walang alalahanin, walang iisipin upang tayong lahat ay makasama niya. Upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Treasure, time, and talent. Ito yung pwede nating ibigay sa Diyos at ibahagi sa kapwa. Huwag tayong manghinayang magbigay ng oras. Huwag tayong manghinayang magbahagi ng ating talento. Huwag nating panghinayangan na magbahagi ng kayamanang meron tayo. At ang kayamanang iyan ay hindi lamang material na bagay, kung hindi ang kayamanang meron ka na ibinabahagi mo sa iba tulad ng pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad, pagtanggap, pananampalataya. Marami tayong kayamanang hindi nakikita, pero dahil nakatutok tayo sa konsepto ng kayamanang panglupa, kaya nakikita lang natin ay ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa tao at magpaalwan ng kaniyang buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, the more you give will be multiplied 100-fold. Ibibigay ng Diyos dahil marunong ka ring magbigay. Sapagkat ang kamao na nakasara ay hindi pwedeng lagyan pa ng panibagong biyaya. So kailangan nating buksan ang ating mga kamay upang ang biyaya ng Diyos ay magkaroon ng espasyo, at ito namang biyayang ito ay maibigay natin sa iba. Kaya nga po dito nakalagay ang kamay para mas madali tayong makatanggap at mas madali tayong makapagbigay sa iba. Dahil sa katotohanan, hindi natin kayang mabuhay nang wala ang Diyos at wala ang kaniyang awa at biyaya. Nawa ang Ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay magbukas sa ating isip upang sumunod at palaging tingnan na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kayamanang hindi mawawala at sa kayamanang ako ay makasama ng Diyos ng Poong Jesus Nazareno sa buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa panganib ang ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito. Dinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pagpinahalagahan ng nasyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama,
Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso, naway, hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan, naway, madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway, humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ang iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at palak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang napiririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran at sinusundan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
Ang lahat po ay inananyayahan sa ating Healing Mass and service sa darating na June 1, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building mula sa alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin siya sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn Rick, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.